What is up guys and welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin yung mga bagay na pwede natin gawin para mapabilis ang motor natin. Let's go! Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Okay, let's ride. Warm up. Alright, let's go. So the first tip guys na may bibigay ko sa inyo para mapabilis ang motor is yung tinatawag natin na weight reduction. Kung kaya nyo mapagaang ang motor guys, much better. At pati na rin ang sarili nyo, since mas magaang para sa makina at mas maganda ang kanyang performance. Ngayon kung payat na kayo guys, good for you, advantage mo yan. Pero kung kagaya nyo ako na medyo hindi ganun kapayat at hirap mag-diet, ang next option naman natin guys is pagaanin yung motor mismo. So maraming ways para pagaanin yung motor natin. Pwede tayong magtanggal ng mga pyesa na tingin natin hindi naman kailangan, hindi natin madalas gagamitin, or palitan ng mga parts na mga lighten. Kagaya ko na lang guys, for example, may mga parts na pinalitan ako dito sa motor at may mga parts na tinanggal din ako, no? Halimbawa na lang yung center stand guys. So wala na ako center stand, tinanggal ko na siya at ginagamit ko na siya kapag nasa bahay. Kung halimbawa ay nagme-maintenance ako or naghuhugas ng motor, saka ko lang siya ginagamit. Pero pag nasa labas ako, side stand na lang. And also yung tail tidy guys, bukod sa forma, isa rin dahilan yun kung bakit ko siya pinalitan, ay para mas kumaang palalo yung motor. Sama na rin natin yung kickstarter guys. Kung mapapansin nyo, nagpalit ako ng kick cover, tinanggal ko yung stock na kickstarter. At ganun din, bukod sa forma, feeling ko ay makakabawas din yon sa overall na bigat ng motor. At ang pinakamabigat sa lahat guys is yung mga stock na tambucho ng motor natin. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. So yun o, kadalasan guys ang mga stock na tambucho ay maraming palaman sa loob. May mga catalytic converter, may resonator, tapos may mga kung ano-anong baffle sa loob na nagpapabigat sa kanya. So kung makakapagpalit tayo ng aftermarket exhaust na di hamak na mas magaang kaysa sa stock muffler natin, mas maganda kasi talagang malaki yung bigat na mababawa sa motor natin. Okay, next guys, try to find different combinations of sprocket ratio. Kadalasan guys, pag nagtaas tayo ng sprocket ratio, halimbawa naglaki tayo ng sprocket sa likod or nagdiit tayo ng sprocket sa harap, kadalasan gumaganda yung acceleration ng motor natin. So try to find different combinations guys ng sprocket. Tingnan nyo kung ano yung mas okay sa inyo. Pero ako guys, personally, yung stock sprocket combination ng motor ko, nitong GSX150, ay para sa akin sapat na. So yung stock sprocket combi nito is 1545. So kung halimbawa ganun din yung sa inyo, at kung medyo bitin, pwede kayo magdagdag ng ipin sa likod. Gawin yung mga 1548, o kaya bawasan nyo yung harapan, gawin yung 14. So 1445, ganun. Yun ay para gumanda yung arangkada. So yun guys, try to explore different combinations sa inyong final drive. So next guys, and I think ay ito yung kadalasan na hindi nabibigyang pansin, no? At hindi natin iniisip na may epekto siya sa performance. Try to find better tires para sa inyong motor. So wala naman ako again sa mga stock tires natin, no? Okay naman siya kung pangmatagalan. Pero I can guarantee guys, kapag nagpalit kayo ng mas magandang klase na gulong, mararamdaman yun talaga yung difference guys. Lalo na sa handling, sa mga liguan, at pati sa arangkada guys, ramdam na ramdam nyo yung puwersa ng makina ay talagang kumakapit. So yun, better tires, nakaka-apekto rin yan guys sa pagpapabilis ng motor natin. Mini banking sa Antipolo. Yun, pakapila. Oh yeah. Oh yeah. Ayos, sarap. Okay, next guys, since na-mention na rin natin kanina yung tungkol sa tambucho, no? Ang next tip ko is magpalit kayo ng aftermarket exhaust at
aftermarket na air filter. So yung mga kilala natin bilang racing muffler or open pipe, yan. At yung mga washable filter na naririnig natin, yun, makakatulong din yun guys, para lumakas yung arangkada. Pero hindi nyo mararamdaman yun kaagad guys, kung magpapadot lang kayo ng muffler tsaka filter. Baka nga mas maging lean yan eh, kapag yung dalawang yun lang ang pinalitan nyo. So next na pag-uusapan naman natin, kasama noon sa pagpalit ng pipe at filter, ay yung ECU. So meron na akong video about sa ECU, no? At pinag-usapan na natin siya ng konti dun sa video na yon. And sa ngayon guys, ang mga options na meron tayo para ma-improve yung tuning ng motor natin is magpalit ng programmable ECU kagaya nitong sa akin, or magparimap. So sa aking opinion lang guys, mas maganda kung naka-programmable ECU kayo kaysa sa remap. Wala naman ako again sa pagre-remap, no? Pero para sa akin lang, mas maganda kung naka-racing ECU kayo na separate. Para yung stock nyo, tatago nyo lang. Tapos ang kakaligutin nyo is yung programmable ECU. At ang kagandahan doon guys, pwede nyo siyang i-tune ng kahit ilang beses yung gusto. Lalo na kapag inaral nyo at meron kayong mga gustong baguhin na minor adjustments, kaya-kaya nyong gawin yun ng kahit kayo lang. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga tuner o dyno. Okay, so next guys na pag-uusapan natin, ito na yung mga kumbaga ay mga major modifications na talaga na gagawin natin sa motor. At magkakalikot na talaga tayo ng makina para magawa itong mga modifications na to, para makadagdag sa bilis ng motor natin. So next guys, is yung tinatawag natin na headworks, or yung pag-modify ng cylinder head natin. So ano nga ba yung mga pwedeng gawin sa head, no? Pwede tayo magpalit ng cams. So yun nga guys, no? Pwede kayo magpalit ng cams. May mga iba't ibang klase ng cams. Merong high lift, high duration. So depende na yun sa pangangailangan nyo. And then meron din tayong tinatawag na port-in polish, or yung pinuporting, pinapasmooth yung butas ng intake tsaka exhaust sa mga barbula. Tapos pwede rin tayo magpalit ng valve spring na mas makunat, para makakapag-rev tayo ng mas mataas ng RPM nang walang issue sa valve float. So yan, yun yung kadalasan na mga ginagawa sa head guys. At gaya nga nasabi ko, eto mga next na i-mention ko ay mga bukas makina na talaga. Kumbaga mga major modifications na yung gagawin natin. Okay, next guys, I think alam nyo na to, no? Common to na naririnig natin. And yun na yung bore up, o yung mas kilala bilang kargado. So pag bore up guys, papalitan natin yung block, pati yung size ng piston. Halimbawa na ito, GSX-150, ang stock piston niya ay 62mm yung lapad. May mga options tayo na gawin tong 66mm or 68mm para lumaki yung capacity ng makina at mas lumakas. So yun, kadalasan pag nagpo-bore up, kasabay na rin yung pagpalit ng piston na high compression. So bukod sa nakapag-bore up na kayo, napataas yung palalo yung compression ng makina nyo. And since nag-bore up na rin kayo guys, it would be better na isabay nyo na rin yung tinatawag natin na stroke up. So kung yung bore up, pinalapad natin yung bore nung makina, yung stroke up naman ay papahabain natin yung stroke niya o yung galaw niya sa loob ng cylinder wall. Halimbawa lang sa motor ko, ang stock stroke nito is 48.8. Dadagdagan natin siya halimbawa ng mga plus 1.5, plus 2, magiging 50.8 na siya kunyari. At yun nga, lalong lalaki yung CC ng makina ninyo. So kung dating 150cc ka lang, baka nasa 180 o kulang-kulang 200cc ka na pag ginawa mo yun. Anti-polo hits. I wake up to a little bit of truth, I'm a pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet.
Okay guys, so yun yung mga options natin para mapabilis ang motor. Obviously, yung mga na-mention kong last 3 items, no, ay talaga mga heavy modifications na. Talaga magbubukas na kayo ng makina para magawa nyo yun, yung mga mods na yun. So ako guys, personally, marirecommend ko lang na magpalit kayo ng ECU, palit kayo ng tambucho, palit kayo ng filter, at saka iridium spark plug siguro. And then, okay na yun. Tapos magpagaang na lang kayo ng motor, no? Tanggalin nyo yung mga piyesa na tingin nyo eh, hindi nyo naman kailangan. Or palitan nyo siya ng mga lighten na parts. So, depende na sa inyo yun. Since minsan may mga parts guys na kapag nilighten nyo, nako-compromise yung tibay nung piyesa na yun. So, pag-aralan nyo rin mabuti. At, ayun, kung gusto nyo rin gawin yung ginawa ko, tinanggal ko yung center stand, tinanggal ko yung kickstarter, nagpalit ako ng tail tidy, at yung tambucho guys, grabe yung bigat nun talaga. So yun guys, so yun ang mga tips ko sa inyo para mapabilis yung motor ninyo. And I hope nakatulong to, no? Let me know also in the comments if may mga questions kayo tungkol sa mga pinag-usapan natin. So thank you everyone, ride safe, God bless sa inyo, and bye bye. Mm-hmm. Mm-hmm.